Mga kapuso, alam nyo bang tumatanggap na rin ang cashless transaction ng ilang sari-sari store owners sa Lipa City? Samantala, ang DTI hinihimok ang mga negosyante na mag-digitalize ng kanilang negosyo. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Ace, may pabor at meron ding hindi sang-ayon sa pagta-transition sa digitalization sa mga sari-sari store. May ilang may-ari ng tindahan na hindi pa raw handa dyan. Negosyo sa mga panulukan ng kalsada, ang mga convenience store o sa mas pinamasang tawag, sari-sari store. Hatid ay hanap buhay. Sa datos ng DTI, may mahigit 1.3 milyon na sari-sari store sa Pilipinas. Nakikinabang dito ang malaking porsyento ng populasyon ng bansa. Ayon sa economics professor, ang mga sari-sari store na nasa retail category ay contributor sa pagpapalakas ng ekonomiya. Lumalawak ang coverage ng product na napoproduce kasi kung siya is merely wala nito, mahirap makarating yon. So paano mapapurchase, paano mabibili yung mga goods na minanufacture kung wala nitong mga retail stores na to? Ang kita sa tindahan ni Alexander, pangtusto sa pang-araw-araw na gastusin. Kinakain namin, nakukuha na namin, magpapar ng anak. Si Rose Angelica, hindi lang mga pagkain ang ibinebenta. May digital services din siyang iniaalok. Tumatanggap na rin siya ng cashless transaction. Mas okay sa kanila kasi para itatransfer na lang sa amin kasi wala minsan silang cash. Ganyan din ang nilalayong ipagpatuloy ng Department of Trade and Industry o DTI sa tulong ng Tindahan Mo, i-Level Up Mo program na maging innovative ang mga negosyante at pumunta na sa pagdi-digitalize ng pagpapatakbo ng negosyo. Sa programang ito, matutulungan namin kayong matuto ng mga digital tools, pati na rin ang mga kaalaman at sustainable practices na makakatulong sa inyong negosyo. Pero handa nga ba ang mga sari-sari store owners at may mga maliliit na negosyo sa digitalization? Para sa akin hindi po ang GCash. Ganang bag na mamili po kasi kailangan cash to cash basis. Parang ganun na din, na punta na tayo doon sa digital. Hindi siguro. Gusto ko pa yung kasla. Baka mamaya hindi ako marunong din. Ayon sa DTI, libreng itinuturo ang kanilang programa. May module ito kung saan pwedeng makinig at manood via live streaming. Isang sabi ng DTI, may ino-offer silang limang module dito. No? At kada buwan, iba-iba raw yung topic na idinidiscuss dito. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.